The moment of truth. Kaya-kaya dito na isang dambuhala ditong building dito na maglayag sa karagatan. Mabuti pa guys, i-launch na natin yan. Guys, sa tingin ko sa video na to, gagawa naman tayo dito na isang isla na merong isang building na mataas. Saka natin dito palubugin. Kaya syempre guys, bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ka ditong updated sa mga bagong videos natin. Normal day na naman tayo dito guys, at napakaganda at napakalawak na naman dito ng ating base, at parang tayo lang dito yung tao. Magiging mabusisi at paplanuhin natin dito mabuti guys yung ating pinakamalaki dito at pinaka mataas dito na building. Kakailanganin na naman natin dito ng material na which is eto guys. Yes, ang walang katapusan material dito na plastic. At syempre ang gagawin natin dito is i-resize ulit natin yan. Para mas matipid natin dito is gawin natin ditong 0.02. Saka natin paliitin yan. Ayun, may base na tayo dito guys. So, yan, tapos saka natin palaparin. At meron na naman ditong ligaw na sasakyan na padpad na naman sa akin. Kasi ang plano natin dito guys ay gumawa dito ng isang isla guys, na merong building dito sa gitna. Kaya syempre unahin na natin dito yung building. Kaya mabuti pa kulayan muna natin ito. Darker green. At ang gagawin natin dito sa pundasyon na ito guys, ay patataasin lang natin siguro mga 5 blocks. Lagpas taon na to guys. Syempre guys, gagawin natin sa lahat-lahat yan, bali 6. Okay, may 6 blocks na tayo dito at properly distributed. At ang gagawin na natin dito guys, yung kanyang base. Para sa kanyang base guys, is i-half lang natin ito, parang ganyan yan. Tapos syempre i-measure na natin dito hanggang sa dulo. Tapos pahabain na rin natin yan guys. Bali ito yung magiging palapag natin dito guys. First floor kumbaga. Ngayon guys, tinanggal ko muna dito yung background natin dito, which is yung flooring sana natin dito. Kasi madali lang gawin yun mamaya. Ngayon i-move muna natin ito sa taas. Kasi dito natin gagawin dito guys yung building natin dito. Ngayon nilagyan natin dito ng isang blocks. Ang gagawin natin dito is paliliitin natin ng konti, which is ganito. Parang ganyan guys, ganitong size na ito. Eksaktong eksakto to. Siyempre every corner lalagyan natin ng ganyan. Ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Kumbaga every corner guys kailangan pare-parehas. Alright guys, naayos na natin dito yung gilid-gilid niya dito. Kasi medyo magkakaroon tayo dito ng counting design. Tapos dito tayo magkakatalo dito sa medyo harapan niya. Kumbaga ganito siya guys. Baliga ganituin muna natin siya guys. Tapos syempre i-clone na natin dito sa kabila. Tapos syempre isa pa dito sa baba. Lalagyan natin dito. Ngayon pagka-clone natin, syempre i-adjust natin ng konti. Ganun din dito sa kabila. At ayun, i-move natin ng kaunti kasi ito yung magiging hagdan niya dito papasok. Tapos tanggalin na natin syempre dito guys yung nilagay natin ditong guide. Bali guys, ang mangyayari para siya ditong galito kasi magkakaroon tayo dito ng parang entrance na maliit. It's time guys para mabuo na to. Medyo matagal-tagal lang yung ginawa natin dito guys kasi sinusukat ko pa ito. Kailangan kasi guys proper talaga dito yung sukatan. Ngayon gagawin ko na yung mga beam niya guys. Iko-connect-connect lang natin dito yung mga beams niya. Kagaya nito ang ginagawa natin ngayon. Iko-connect-connect lang natin dito at ayun, meron na tayo ditong maliit na base. Tapos dito papasok kasi ito kaya kailangan pala natin dito guys maglagay ng beam ulit. Ngayon ang gagawin na natin dito guys ay ang ating wall na kumbaga extend lang natin ito. Parang ganito lang yan. Yan, na-extend lang yan guys. Okay, nag-join na dito. Tapos syempre dito rin sa kabila. Ganun lang yan. Kaya natin ginawa yon para mag-join talaga sila dito. Parang ganyan. Tapos syempre dito rin. Ayan, pambira, mas madali guys. Okay, check natin dito kung tama yung mga ginawa natin dito. At ayun, mukhang matino naman yung ginawa natin sa sides. Makikita nyo na sa labas dito yung bunga ng paghihirap natin dito guys. Nagkaroon na siya dito ng shape. Kasi talagang yun talaga yung gagawin natin dito. Tapos syempre dito rin pala, nakalimutan ko. Yan. Ngayon ang gagawin natin dito, i-resize natin ng konti. Yan. Tapos syempre, ipadugtog na natin doon. Yun. Malapit na to guys, malapit na to. Tapos itaas na rin syempre natin ito. Lahat kasi guys, kailangan dito pantay. Yan, pati ito. Tapos ito na rin syempre. Ngayon dito na siguro papasok yung glass natin dito pero medyo magtitipid tayo dito ng kaunti sa glass. Medyo may kamahalan kasi dito guys yung glass kaya sana matipid natin dito. Maglalagay tayo dito ng isang glass at ang gagawin natin dito sa measurement niya is pinaka maliit na siguro guys. 0.02 guys yung size. Tapos syempre itataas natin ganun at syempre ilalapad natin ganun. Meron na tayo ditong glass. Ayan, pambihira guys. Kulang na lang dito kulay mamaya tapos makikita nyo improvement. Siyempre guys, ganun din yung gagawin natin dito. Sa lahat ng corners niya dito, ganun na ganun, ipapantay lang natin dito sa gitna. Ayun, dahil sa gitna na yan ay pwede na natin ganunin.
Alright, nice. At ayun, tapos na dito guys. Meron na tayo ditong maluwag-luwag dito na base. Hi, salamat, natapos din. Tapos na natin lagyan dito ng glass. Ngayon guys, dito na natin papasok dito yung pagkukulay dito ng building natin dito. Na which is gawin natin ditong yung mga beam niya dito guys, gawin natin ditong dark. Combination dito guys ng dark tapos white siguro. Ngayon sa sides naman tayo dito guys, ano kay magandang kulay dito sa side? Yellow building, hindi maganda yung yellow na building, di ba? Magiging ganito kasi guys pag yellow dito yung ginawa natin eh. Sa tingin ko medyo okay naman itong brown, bakit di natin gawin? Lahat ng pink dito guys papalitan natin dito ng brown. Ngayon ang gagawin naman natin dito is kokopyahin na natin itong building na to. At syempre ipapataas na natin sa taas. Clone natin yan dito sa pinakatuktok guys, yan. Dito natin lagay dito sa langit para hindi masyado maapektuhan dito yung paggagawa natin dito. Tapos syempre dito guys ipafinalize na natin dito yung pinakababa natin. Kasi magkakaroon yan guys ng magandang pinto. But first, isave po na natin para sigurado. Meron kasi tayo dito guys na door na ganito. Ilagay natin dito. Gamit tayo dito guys ng bricks dito sa harap niya dito para maiba naman yung disenyo. Mukhang okay naman. Nagkaroon natin dito ng bricks sa harapan niya dito. At ayun, ito na guys. At kung papansinin nyo, pangit yung kulay ng bricks natin dito. Kailangan medyo parehas dito kaya papalitan natin yung kulay. Ayun, nice. Nagkaroon lang siya dito ng texture guys. Kung mapapansin nyo guys, medyo butal dito sa bungad niya dito. Pero may gagawin kasi tayo dito eh. Kasi yung gagawin natin dito is lalagyan ko dito ng bricks. Tapos i-resize natin dito yung bricks guys. Kailangan medyo pantay dito. Kulang na lang ito ng pintura. Medyo pangit kasi tignan. Medyo darker siguro or lighter. Ito. Yan. Gray na lang pala guys para mas iba naman dito yung texture niya. So kukunin natin dito yung pinakataas. Kung bakit ko nilagay yan sa pinakataas, dahil sa i-clone natin ulit ito sa baba. I-clone natin dito guys, tapos pagpapatungin na natin yan. Kasi ang gagawin talaga natin dito is isang hotel. Pero paano natin mabilis na gagawin yun guys sa limited time? Ito ang sekreto natin dito. Is kailangan lang talaga natin dito magkaroon dito ng isa pang unit na which is ganito. Pagpapatungin lang talaga natin yan guys. Ngayon, medyo makikita nyo dito guys is butal. Dito na naman guys, papasok yung glass natin dito. Kaya butal yan guys. Kasi ito na mag-fill dito yung glass natin dito. Which is i-adjust natin dito ng pinakamaliit yan. Yan. Parang ganyan siya guys, full glass ito. Yan. Sana may texture pala dito. Bricks palang ginamit natin dito sa gilid-gilid, no? Pwede pa naman natin palitan dito ng bricks. So yun nga guys, napalitan na natin dito ng texture dito yung kanyang counting harap dito ng bricks kasi mas maganda. At ang ginawa ko dito ay tinapos ko na dito yung ibang layers na rin dito. At kung mapapansin nyo guys, meron tayo ditong ginawa guys na dalawang floor na which is nandito sa ere. Kasi kukopyahin na lang natin yan, which is ito na yung gagawin natin dito sa baba. Ang gagawin na lang natin dito guys is i-clone natin ito. Tapos ipapatong natin dito sa pinakababa dito ng ating bahay, dito sa ating building dito guys, at i-clone na nga natin yan. Parang ganito siya guys pag natapos na dito. Kasi pag pinatong ng pinatong natin dito is didilim talaga, kaya maglalagay tayo dito mamaya ng light. Pero ang gawin muna natin dito guys is pagpatungin muna natin dito lahat dito para mabuo na natin dito yung mataas na building guys. And hopefully hindi tayo dito kulangin sa materyales. At sa tingin ko guys, ganito kataas ang gagawin natin dito. Tapos ibaba na natin dito kasi medyo kukulangin na tayo dito ng materyales. Sana kumasya ito sa daan natin dito. At idurugtong na natin dito guys yung pinaka last dito na floor. At ayun, yan nga guys. Pambiran, taas pala ng building natin dito guys. So, ito na lang yung problema dito. Yung hagdan niya dito medyo pumalpak. At tanggalin na natin ito kasi parang rooftop na ito. Tapos ipa-flat na lang natin dito sa pinakataas. Yun, i-cover na natin dito yung base natin dito. At pwede pala natin dito guys kulayin yung mga palapag dito, no? Itong mga windows dito, pwede pala. Ngayon ang gagawin natin dito is kukulayin na natin ito ng dark. Yan, or white na lang guys para maiba. Para medyo magkaroon siya dito ng ibang detalye, nice. Tapos syempre medyo dim dito yung kulay guys, papalitan natin yan. Pwede natin gawing yellow dito yung pinakataas. Every window dito guys, pwede natin ditong bigyan ng kulay. Tapos dito siguro gawin natin ditong green. Kumbaga ganyan siya guys, kahit anong gusto nating kulay dito pwede. Ngayon guys, tapos na natin dito yung building na napakalaki natin dito guys. Eto, ngayon ang gagawin natin dito. Gagawin na natin dito mukhang isla dito ang building na ito guys. Ngayon dito na guys, papasok dito yung metal na which is gagamitin natin ngayon. Para medyo kumapal-kapal dito yung base natin dito guys. Parang ito guys yung magiging isla natin dito. Okay, may building na tayo dito. Ito na yung isla natin dito. Ang tanong, mag-survive kaya dito ang building natin dito guys? Kapag ni-launch na natin ito. Pero syempre hindi pa natin nil-launch yan mamaya konti. Ngayon pwede na natin kulayin ito. Gawin natin ditong gray. Tapos i-gray na rin siguro natin ito or green. Green guys, yan. Tapos dito sa parking lot, gawin natin ditong gray din.
Dark pala, dark syempre. Tapos dito tayo maglalagay dito ng parang divider. Yun guys, may parking lot na tayo dito. Kotse na lang dito yung kailangan natin dito. Ngayon gagawa tayo dito ng basic na sasakyan guys. At ayun nga guys, natapos na natin dito yung pinagmamalaki natin ditong bahay. Yan guys, mukha naman ng isla dito, no? Medyo kinapalan ko ng konti. At ang gagawin na lang natin dito guys ay ilo-launch natin itong malaking sasakyan na ito. Uy, sa islang walang katao-tao, gumawa tayo dito ng isang napakadampuhala ditong building. Ngayon eto na guys, the moment of truth. Kaya-kaya dito na isang dampuhala ditong building dito na maglayag sa karagatan. Mabuti pa guys, i-launch na natin yan. Launch baby. At ayun, ano nangyari? Wala namang nangyari guys, di ba? Okay, eto na guys. Papalayag na po dito ang ating napakalaki ditong building. At ayun, at napakaganda. Napakaganda ng paglalayag niya dito guys. So, isang napakalaking isla guys, pa-launch na. Lang niya parang... Parang ulitin natin guys. Okay guys, i-launch na ulit natin dito. Yes, alright, let's go. Mukhang okay naman dito yung paglalayag natin dito. And hopefully walang masyado ditong bumara dito sa daan. Isipin mo, hotel, naglayag. Ito ang tanong guys, kung makakalusot tayo dito. Kasi dito pa lang, parang nakikita ko na parang hindi tayo makakalusot dito guys. Tanong kanina guys, ito na magiging kasagutan sa tanong natin na, at ano nangyari, yun. Lang yan, pambira, sabi ko na nga ba. Lang ya guys, walang ya. Tumaob, tumagilid dito yung bahay natin dito. Pambira guys, nilalamon na tayo dito ng disaster bato. Kinakain ba tayo dito guys? Kaya ba? Kaya bang may lusot yan? Parang hindi tayo lulusot sa kabilang side guys ha. Okay, kakayanin kaya nito. Sobrang taas kasi dito ng building natin dito guys. Ang problema, hindi na makalusot at parang na-stuck na tayo. Ayun, yun, tutumba. Tutumba guys, tutumba. Kakayanin niya. Mukhang delikado tayo dito guys. At yun, nakalusot siya. Nag-survive guys. Ang tanong dito kung magso-survive tayo dito sa kabila naman. Ngayon sana makalusot siya dito guys. Ito. Makakalusot kaya? Ang taas kasi guys eh. Baka ganun ulit mangyari guys. Itutumba niya ng konti. At ayun, nakalusot tayo ha. In fairness guys, nakalusot. Uy, mukhang makakarating tayo sa finish line nito. At ayun, nandito na tayo sa mga alien. Ito na po, tignan natin kung lusobin dito ng alien dito yung building natin. At kung mag-survive ito, sana mag-survive guys. Talagang inaararo lang talaga natin guys. Oh, napakalupit ng building natin. Ngayon nasa pancake area na tayo dito. Ang problema dito, medyo nahirapan natin ito yung building natin. Mukhang pagkakataon na para tumaob. Tapaob kaya to? Okay guys, napalitan na dito. Nakulayan na ata yun. Tumaob na guys. Tumaob na rin sa wakas dito ang building natin guys. Walang iya, pambihira. Delikado na ako dito. Ngayon di ko na alam kung saan yung daan papasok dito. Paalis, ayun yun. Okay guys, nakalabas ako. Lang niya, pambira. Delikado tayo dito guys. Kailangan natin maghanap dito ng upuan. To be safe, kailangan natin dito maghanap dito ng upuan guys. At ang problema, kailangan kong walang niya, pambira. Delikado tayo dito guys. Hindi ako makapunta dito guys. Ang sakit. Punta tayo dun. Okay. Upuan, kailangan ko ng upuan boy. Kailangan ko ng upuan para mag-survive. Lang niya, pambira guys. Pinagkaitan tayo dito ng upuan. Lang niya guys, wala na guys. Kailangan na lang natin ditong tumungtong na lang dito at lasapin dito yung sauce. Tumatagal po guys. Ayun, mukhang na-stuck na tayo dito guys. Mukhang hanggang dito na lang dito ang kalbaryo dito ng building natin. At ayun, patay na ako. Lang niya, pambihira. Eh syempre guys, sa tingin ko dito na natin tatapusin ang video na ito. Mukhang hindi tayo makakarating sa finish line. Na-stuck na po tayo. Eh syempre guys, bago natin tapusin ang video na ito, nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.